Iba't ibang klase ng kamatis, nabubuhay ba at kaya bang mamunga sa klima ng Pilipinas? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hello everyone! Welcome back to Sins Haven and Gardens channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. Today's episode is about growing varieties of heirloom tomatoes here in the Philippines. Pero bago tayo pumunta sa topic na yan, ay nais ko lang ipaalala na hindi ako eksperto sa larangan ng pagtatanim ng kamatis. Hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin itong pinag-aaralan. And I wanted to be more honest to you as much as possible, kaya pati mga sakit ng halaman at mga kapalpakan ko ay makikita nyo dito. Hindi perpekto ang mga tanim ko, malayong malayo. Pero sa pagtatanim at pagpapabunga ng ganitong klase ng mga kamatis dito sa Pilipinas, especially sa container lang at sa organic na paraan, ay masasabi kong medyo malayo na rin ang nararating ko. Ang mga sasabihin at ipapakita ko sa episode na ito ay base sa sarili kong experience at mga natutunan sa mga kapwa ko growers. At kung kayo ay may mga dagdag na kaalaman, ay ilagay lamang sa comment box down below. Sabay-sabay tayong matuto. Medyo mahaba-haba ang usapang ito, kaya magtimpla ka na ng kape. At mamimigay nga pala ako ng 5 varieties ng heirloom tomato seeds sa isang lucky viewer. Kung gusto mong malaman kung paano manalo, ay panoorin lang ang episode na ito hanggang dulo. I'm currently growing more than 15 varieties of heirloom tomatoes. Maliit lang ang garden ko at nakasiksik lang ang iba kung saan-saan. Nagsimula akong magtanim ng mga ganitong klase ng kamatis 4 years ago. Noon naging active ako sa mga groups of growers sa Instagram. Doon ako nakakita ng napakaraming iba't ibang klase ng kamatis. At sinasabi nila na iba-iba rin ang lasa. At doon nagsimula ang matindi kong pagre-research sa pagtatanim ng kamatis, especially ng heirlooms. At dahil nga beginner ay marami akong naging kapalpakan at mga iniluha bago ko talaga nakuha ang tamang pagtatanim. Yes, iniiyakan ko talaga siya nung una kasi ang mahal ng seeds. At nung natikman ko nga ang unang batch ng itinanim ko ay wow! Ibang-iba nga talaga ang lasa kaysa sa mga nabibili ko sa palengke. At excited akong ibahagi ang mga natutunan ko sa inyo. But first, gusto ko munang talakayin ang mga basic tomato terms. Marahil lang iba sa inyo ay alam na ang mga ito at ang iba dito ay nabanggit ko na rin sa previous tomato videos ko. Marahil ay marami din ang hindi nakakaalam kaya sasabihin ko na rin ang mga terms na kailangan nyong malaman tungkol sa pagtatanim ng kamatis. First ay heirloom. Ang heirloom ay open pollinated, meaning naturally pollinated siya ng mga insects, birds, hangin at human hand. At ibig sabihin din nito ay pwedeng i-save ang buto at kapag itinanim, pareho ang kulay at flavor ang ibubunga. Ang heirloom ay matagal ng pinasa generation for generation. Ang iba ay nagmula pa year 1700s. At yung mga recent ay at least 50 to 60 years old. Ang maganda dito ay consistent ang lasa ng bawat variety. Alam mo kung ano ang makukuha mo. So basically, ang heirloom ay ilang dekada nang nagpapasalin-salin pero ang lasa ay ganun pa rin. Hindi nagbabago. Ang mga binibenta sa palengke ay hybrid. Ibig sabihin, ito yung kamatis na minanipula o sinadyang i-cross-pollinate ng tao o pinagsamang pollens ng dalawang magkaibang variety ng kamatis. Ang magiging bunga nito ay tinatawag na F1, tulad ng Diamante Max F1. Kapag isinave ang seeds na galing sa bunga nito ay hindi na ganun sa una ang kalalabasan. Please note na ang tinatalakay ko dito ay heirloom tomatoes na nakatanim sa container. Number 2. Heirloom tomato comes with different shapes and colors. Ito ay cherry tomato. Meron ding ganito na pear ang shape. At meron ding elongated na tulad nito. Yes, pasok pa rin ito sa classification ng cherry tomato. Yung mga ganito naman ay tinatawag na saladet, alanganing cherry at alanganing ding beefsteak. At ito naman ay paste tomato. Please note na klase ito ng kamatis at hindi pangalan. Ang pangalan nito ay orange oxheart tomato. So ang paste ay yung mga kamatis na talagang malaman at halos walang buto.
karaniwang ginagawang tomato sauce pero masarap din kainin ng fresh. Ito namang monster tomato na to ay ang slicer o sa mas kilalang tawag na beefsteak. Actually, pangalan ng kamatis ang beefsteak, kaya may mga nabibili tayong nakasulat sa pack na beefsteak tomato. Pero katagalan ay ito na ang word na ginagamit ng mga growers para i-describe ang mga naglalakihang kamatis. Ito yung mga masarap ilagay sa sandwiches at burgers. Number 3. Determinate at indeterminate. Indeterminate means it can grow from 6 to 10 feet. Tulad nitong mga to na dihamak na mas matatangkad pa sa akin. Tumataas ng tumataas at patuloy na mamumunga hanggat napapanatiling healthy at hanggat hindi natatapos ang season ng kamatis. Ang determinate naman o tinatawag na bush o dwarf tomato ay tumataas lang ng 4 to 5 feet tall. Tulad nitong kinalabasa o kamatis Tagalog. Maglalabas lang siya ng mga suckers pero hindi na siya tumataas. At kapag nahinog ang mga bungang to ay tapos na rin ang buhay niya. At ito naman ang talagang dwarf tomato. 9 inches tall lang siya. Punta na tayo sa pagtatanim. Naipakita ko na sa previous videos ko kung paano ako magkunla, pero ipapakita ko na rin dito. Ang ginagamit kong germinating medium o pagpupunlaan ay pinaghalong vermicast at carbonized rice hulls. Ibaon lang ng 1 inch ang mga seeds at basain. Ilagay ito sa naiinitan. Mas madaling tumubo ang kahit na anong seeds kapag mainit. At make sure na laging moist ang soil, pero hindi lunod sa water dahil mabubulok ang seeds. Ito na sila after 15 days. Kapag ganito ay nililipat ko na sa cup na mas malaki para mas dumami ang roots. After a month ay nililipat ko na sa permanent pot. Ang advisable na size ng container for tomatoes ay 5 gallons pataas. Ang ginagamit ko namang potting mix ay pinaghalong vermicast, carbonized rice hulls, cow manure at coco peat. Pwede rin kayong maghalo ng ibang animal manure. Kapag may ani ako ng compost ay naglalagay din ako. 1:1 lang ang ratio. Kung gusto nyong malaman ng mga benefits ng mga materials na ginamit ko sa potting mix, ay panoorin lang ang aking video about garden soil. Make sure din na malalim ang pagkakatanim. Tulad ng lagi kong sinasabi, ang mga balahibo sa katawan ng kamatis kapag nadikit sa soil ay nagiging ugat. Mas maraming ugat, mas healthy ang halaman. Mapapansin nyo na hindi ako naghahalo ng lupa dahil unang-una, hindi kagandahan ng soil dito sa place ko. Nagka-trauma din ako dahil nung last time na naghalo ako ay nagkaroon ng nematode ang mga tanim ko. Dahilan kung bakit namatay sila bago pa magkabunga. Ang nematode ay microscopic worms na namamahay sa ugat ng kamatis. Ang resulta ay nagbubukol-bukol ang mga ugat at unti-unti nitong pinapatay ang halaman. Nag-research ako ng mga materials na pwedeng gawing taniman na hindi gumagamit ng soil, pero makakakuha ang kamatis ng the same benefits. Ilang beses ako nag-experiment ng mga potting mix at so far, itong mix na to ang the best na may magandang resulta sa mga tanim kong kamatis. Naghahalo din ako ng powdered eggshells for additional calcium at isang kutsarang Epsom salt. Ang Epsom salt o magnesium sulfate ay maraming nagagawa sa kamatis
Nakakatulong itong maabsorb ng halaman ang calcium para maiwasan ang blossom end rot. Ito rin ay bloom booster. Mula seedlings hanggang 3 weeks ay dinidiligan ko sila ng fertilizers na fish amino acid, fermented fruit juice at fermented plant juice. Nagdidilig ako ng mga ito 2 times a week. Ang ratio ay 2 tablespoons sa 2 gallons of water. Sa ika-apat na linggo ay magsisimula ng maglabas ang kamatis ng signs of flowers. At kapag ganito ay fermented fruit juice, vermity or compost tea naman ang nilalagay ko 2 times a week. Tuloy-tuloy ito hanggang sa mamunga at hanggang sa mahinog na sila. Bakit tinanggal ko ang fish amino acid at fermented plant juice? Dahil ang mga ito ay halos nitrogen. At ang nitrogen ay nakafocus sa pagpapalago ng dahon. Ang kailangan natin sa kamatis ay bunga, hindi dahon. Although importante rin ang dahon, dahil ang dahon ang sumasagap ng nutrients na galing sa araw. Pero kapag nasobrahan sa nitrogen ang halaman ay puro dahon ang ilalabas nito, walang bunga. Naglalagay din ako ng compost o vermicast sa ibabaw 2 beses sa isang buwan, mula pamumulaklak hanggang sa mahinog na ang mga bunga. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ang dami kong nilalagay na fertilizer. Yun ay dahil heavy feeder ang kamatis. O matakaw talaga sila sa nutrients, lalo na kapag namumunga na. Sisipsipin ng mga bunga ang bawat nutrients na makukuha nila sa halaman hanggang sa mahinog sila. Kaya dapat alaga ang puno sa pataba. Kapag kulang sa pataba, mananamlay ang halaman at hindi niya masusuportahan ang mga posibleng bunga. Please take note na ang tinatalakay ko ay organically growing tomato sa container. Iba ang routine ng paglalagay ng pataba sa kamatis na nakatanim direct sa ground, sa bukid o sa garden bed. Magkaiba sila ng tubo. Ang container ay maliit at limited ang space, while sa garden bed naman, o sa ground ay malayang nakakagapang ang mga ugat para maghanap ng nutrients na kailangan nila. At mapapansin nyo rin na nakapatong ang mga container ko sa planggana. Nagsisilbi itong sahuran para kapag nagdilig at kapag tumagos ay hindi masayang ang nutrients. Sukatan ko rin ito kung gaano karaming water ang ididilig ko. Kapag lumabas na ang tubig sa balde, ayun na yun, stop na sa dilig. Nagdidilig ako once a day tuwing umaga. At take note, kapag nagdilig ay sa soil lang, huwag babasain ang dahon. Sa container ako nagtatanim dahil puro buhangin at malalaking bato ang ground ng garden ko. Ang isa pang pinaka-importante ay mulch. Ang ginagamit ko ay coco fiber. Pwede rin gumamit ng mga tuyong dahon o damo. Ang unang benefit nito ay mapapanatili nitong moist ang soil. Kapag nasa container ay madaling matuyo ang soil o potting mix. Ang pangalawa ay para maiwasan ang talsik ng tubig sa dahon. Ayaw ng kamatis nang laging nababasa ang dahon. Diyan sila nagsisimulang magkasakit. Isa sa pinaka-importanteng dahilan kaya ang karamihan ng aking mga tanim ay nasa loob ng greenhouse o polytunnel. October last year ako nagsimulang magpunla at kasagsagan ito ng bagyo hanggang December. Kaya gumawa ako ng DIY greenhouse. Yes, ako lang ang gumawa nito. Hindi ganun kagandahan pero sakto lang hanggang sa harvest time. And don't worry, hindi rin ito mahal. Ang kalahati nitong bubong ay UV plastic na halagang 200 plus. At yung kalahati naman ay yung TIG 35 clear plastic na nabili ko sa palengke. Ginupit ko lang sa gilid para lumaki. Paano naman may iwasan ang mga sakit ng kamatis? Well, yung iba ay pwedeng iwasan pero karamihan ay hindi. Ang heirloom tomato ay mas prone sa sakit kaysa sa hybrid. Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit bigla na lang natutuyo o nalalanta ang mga kamatis nila. Bakit naninilaw ang mga dahon? Bakit natutuyo at nalalaglag ang mga bulaklak? Bakit nagkakrak ang mga bunga? At bakit nabubulok ang ilalim ng bunga o tinatawag na blossom end rot? Unang-una ay siguraduhin na mataba ang lupa o potting mixture. Kapag mataba ang lupa, healthy ang halaman at hindi ito gaanong lalapitan ng sakit. Pangalawa ay kailangan ng kamatis ng 6 to 8 hours of sunlight every day. At ang mga pinaka-importante pang factor para mapanatiling healthy ang tomato plant ay spacing at pruning.
At sabi ko kanina ay gusto kong maging more honest sa inyo about sa pagtatanim. Kaya ito, kung mapapansin nyo ay nagbago ang setup ng mga kamatis ko sa greenhouse nung maliit pa sila at ngayong namumunga na sila. Nung maliit pa sila ay may isang tinamaan ng fungus. Nangitim ang stem at unti-unting namatay. Sinubukan kong isalba sa pamamagitan ng pag-spray ng organic fungicide pero hindi kinaya. Sinunot ko na lang at sinunog para hindi na mahawa ang iba. Tapos naisip ko na baka masyado silang crowded at kulang sa airflow. Kaya binago ko ang pwesto nila at bingo, tama ang suspetsa ko. Akala ko ay okay na yung nilaan kong pagitan ng bawat isa pero hindi pala. Masyado pala silang dikit-dikit. Nung nilipat ko ng pwesto at nilakihan ng pagitan nila, ay ayun, masaya na sila. Lesson learned. Nawala sa isip ko na sa mga panahong yun ay sunod-sunod ang bagyo at kahit hindi nababasa sa loob ng greenhouse, ay hindi maiwasan na maging moist ang mga halaman. Kaya kung maiiwasan ay huwag basain ang dahon. O kung hindi naman maiiwasan tulad ng kung mag-spray ng fertilizer o fungicide ay dapat paminsan-minsan lang. Mapapansin nyo na pagkatapos umulan ng mga ilang araw ay nagkakasakit na ang mga kamatis. At laging tanggalin o iprun ang mga matatandang dahon na nasa ibaba at naninilaw na. So take note. Proper spacing and airflow are very important. Ang advisable na pagitan ay at least 24 inches. Bakit naninilaw ang mga dahon? Maraming pwedeng maging dahilan. Una ay maaaring kulang sa nitrogen. Maaari rin itong resulta ng kulang at sobrang tubig, kulang sa sikat ng araw, o di kaya ay dahil sa blight. Ang blight ay fungal infection na madalas kumakapit kapag laging nababasa ang kamatis. Maaari rin itong magmula sa lupa. Kapag may nakita kayong dahon na naninilaw at may mga spots ay tanggalin agad, sunugin o itapon sa malayo. Pagkatapos ay mag-spray ng fungicide. Mahirap maiwasan ang mga sakit ng kamatis, especially if you are growing them organically. Ang maaari nating gawin para wag itong masyadong makaapekto sa kalusugan ng halaman at mga bunga ay kontrolin ang pagdami nito. Unang-una ay panatilihing malinis ang paligid. Pangalawa ay magtanim ng mga natural na panaboy ng mga insektong mapanira ng halaman. Tulad ng problema ng karamihan, ang leaf miners, aphids, at whiteflies. Ang pinaka-effective na panaboy ko sa mga ito ay French marigold at sweet basil. Tinatabi ko ito sa mga kamatis. Lagi ko itong ginagawa at pihira ako nagkakaproblema sa mga ganito. Halos wala. Ang ginagamit ko namang organic fungicide ay Neem Tonic from Agrify. Hindi ito sponsored, nag-i-spray ako nito tuwing hapon ng 3 times a month. Although hindi niya napupuksan ng tuluyan ang mga fungi, ay nakokontrol naman nito ang mabilis nilang pagdami. Eh sabi ko wag basain ng dahon tapos nag-i-spray naman pala ako. Hindi nakakasama ang paminsan-minsan lang. Huwag araw-arawin. Nalalaglag at natutuyo ang mga bulaklak. Ito ay very common problem ng mga tomato growers. Maraming pwedeng maging dahilan ang panunuyo. Unang-una ay dahil sa mainit na panahon. Summer crop ang tomato pero hindi nito kaya ang sobrang init. Lalo na ngayong summer, maglagay ng shade net or shade cloth. Pangalawa ay lack of pollination. Self-pollinated ang kamatis pero madalas ay kailangan din nila ng tulong. Kung wala kayo nakikitang mga bubuyog na umaaligid sa mga bulaklak ng kamatis, ay i-shake o yugyugin ng konti ang kamatis tuwing umaga para ma-pollinate ang mga bulaklak. Pangatlo ay kulang sa potassium. Ang potassium ay isa sa major nutrient na kailangan ng kamatis para magkaroon ito ng maraming bunga. At nakukuha ito sa fermented fruit juice na gawa sa saging, avocado at molasses. Pwede rin sa patatas at sweet potatoes. Pang-apat ay dahil sobra sa nitrogen. Dapat sakto lang. Kaya tulad ng sinabi ko kanina, hinihinto ko na ang pagdidilig ng fermented amino acid at fermented plant juice kapag nagsisimula na silang mamulaklak dahil sila ay concentrated sa nitrogen. Huwag mag-alala na mawawala ng supply ng nitrogen ang halaman dahil ang nilalagay kong compost at vermicast ay nagtataglay din ng nitrogen. Panglima ay kulang sa tubig. Very important ang tamang pagdidilig lalo na kapag namumulaklak na ito at lalo na kapag namumunga na.
Take note na ang kamatis ay 95% water. Kaya ang regular watering ay sobrang napaka-importante sa tomato plants. Blossom end rot. Ito yung sakit na nabubulok yung bandang ilalim ng bunga ng kamatis. Kadalasan ay nasasabing kulang sa calcium, but the truth is, resulta ito ng irregular watering. Kahit saan katerbang calcium ang ilagay sa soil, kung irregular ang pagdidilig, ay hindi maa-absorb ng halaman ang calcium, kaya hindi ito nakakaabot sa bunga. Ang resulta ay blossom end rot. Ang una kong solusyon dito ay Epsom salt o magnesium sulfate. Kung matatandaan nyo ay naglalagay ako ng isang kutsarang Epsom salt kapag nagta-transfer na ako ng seedling sa permanent pot. Tumutulong ito para ma-absorb maigi ng halaman ang calcium. Pangalawa ay tamang pagdidilig. Dapat ay sakto lang at hindi sobra. Sa mga kamatis na nasa greenhouse ko ay walang nagkaroon ng blossom end rot. Nagka-problema ako sa isang variety ng kamatis at yun ay dahil lagi siyang nauulanan. Ito yung nasa labas ng greenhouse. Ang ginawa ko ay nag-spray ako ng Epsom salt once a week sa dalawang magkasunod na linggo tuwing hapon. Ang ratio ay 1 teaspoon sa 1.5 liter of water. Sa pangatlong linggo ay itinigil ko na at wala nang nagka-blossom end rot sa mga bunga niya. Hindi ko sinasabi na ito talaga ang solusyon sa blossom end rot. What I'm trying to say is, maaaring ito yung nag-work sa problema ko at maaaring hindi mag-work pagdating sa iba. Ang advice ko ay mag-research muna at huwag matakot mag-experiment. Dahil ako, sa mga experiment ko ako natututo. Ang maganda kasi sa halaman, kapag nag-fail ang experiment, ay pwede ulit ako magtanim. Try lang ng try hanggang sa makapagpabunga ako ng maayos. And now, let's talk about flavors. Mas gusto kong itanim ang heirloom tomatoes dahil bawat variety nito ay iba-ibang flavors din ang makukuha mo. There are thousands of varieties of tomatoes around the world. Halimbawa, ang mga kamatis na kulay red at pink ay mataas ang acids. Ito yung may mga classic tomato flavors. Ang color yellow at orange ay mataas naman sa sugar. So dito mo makukuha yung fruity, floral, at very sweet flavors. Black tomatoes like black cream. One of the best ayon sa mga chefs and the most flavorful tomato I've ever tasted so far. Black tomatoes has the umami or savory flavor o yung dinidescribe ng karamihan na smoky. Kabilang din dito ang mga blue and purple tomatoes like blueberry and indigo rose. At ang isa pang natutunan ko sa isang grower ay kapag mataas sa nitrogen ang kamatis, ay hindi nakukuha ng fruits ang potential flavors na dapat ay makuha mo sa kanya. At ang isa sa mga nakakatulong para maging flavorful ang kamatis ay ang molasses. Ito ay mataas sa potassium at tumutulong magpataas ng sugar para maging matamis ang tomato. Madalas hinahalo sa mga organic fertilizer tulad ng fermented fruit juice. Pero pwede rin gumamit ng pure na molasses. Maglagay lang ng 2 tablespoons sa 1 gallon of water at idilig 2 times a month or direct spray sa dahon. At ang the best time para mag-harvest ay around 4 p.m. sa hapon. Dahil dyan usually mataas ang kanilang sugar dahil sa pagkakababad sa sikat ng araw maghapon. And please, huwag kayong mag-harvest ng hilaw. Pinakamasarap ang hinog sa puno. Sana ay makatulong ang mga ito sa pagtatanim nyo. At para manalo ng heirloom tomato seeds, ay sagutin lang kung bakit sa tingin mo ay ikaw ang dapat manalo. Ilagay ang sagot sa comment box down below kasama ang inyong Instagram and Facebook name. At kung gusto nyo pong magtanim ng iba't ibang variety ng mga gulay, ay nagbebenta po ako ng mga buto na galing mismo sa aking mga tanim. Bisitahin lang ang aking Facebook page for more information and how to order. Maraming salamat sa patuloy na panunood at sana ay may natutunan kayo. Mag-like at mag-comment kung ito ay nagustuhan nyo o kung kayo ay may mga katanungan at mga karagdagang suggestions. I-share naman upang makatulong din ito sa iba. God bless and happy planting!